balik. Kasabay sa paggunita ng ika-124 na taong kasarinlan, nanawagan si House Majority Leader at Late Representative Martin Romualdez sa kanyang mga kasamahan at sa mga kalaban na magkaisa at isang tabi muna ang politika at maging mga bayani. Sa kanyang talumpati ng maging panauhing pandanglito sa paggunita sa araw ng kasarinlan sa Kawit, Cavite, hinihimok nito ang ating mga kababayan na tumugon sa panawagan ng pagkakaisa ng papasok na administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Romualdez, mabigat ang hamon sa lahat na dahil sa pagkakaiba ng paniniwalang politikal, nagkaroon ng pagkakahiwa-hiwalay kahit pa ang mga pamilya. At panahon na umano para isang tabi muna ang politika. Huwag po natin sayangin ang kanilang nagawa. Let us all protect the gains of independence by working hard to move our country forward. In the coming days, we are being called again to action and service. Not to bear arms against a foreign invader, but to heed the call of unity by the incoming administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinangunahan din ni Romualdez ang pag-ali ng bulaklak sa punto de General Emilio Aguinaldo. June 12, 1898, nang pamunuan ni Aguinaldo ang pagtatayo ng revolutionary government at ang pagdedeklara ng kasarinlan mula sa kontrol ng mga Kastila. Sa araw din ito, inawit ang pambansang awit ng Pilipinas at ibinagayway ang bandila sa balkonahe ng bahay ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Ayon pa kay Romualdez, sa araw ng kasarinlan, dapat ding gunitiin ang kabayanihan ng mga Pilipino na nag-alay ng dugo para sa kalayaan. Kalayaan na ating tinatamasa hanggang sa kasalukuyan. Dapat umano itong protektahan at huwag sayangin at ang mga tagumpay na nakamit mula sa kalayaan ay gamitin sa pagsusulong ng bansa. I urge all of you to remain steadfast in our common quest to build a strong nation founded on the freedom, justice, and democracy. Ako naman si Felix Tambong ko nag-uulat para sa DCRJ 810, ang Radyo Bandido TV. Ayun, ang report.